Magandang araw, grade 9 student. Sa pang-araw-araw nating pakikipagsalamuha o pakikipagtalastasan sa ating kapwa, hindi natin namamalayan na nakakagamit pala tayo ng mga salita na hindi angkop gamitin. Kaya ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga wastong gamit ng mga salita. Una nating pag-aaralan sa araw na ito ay ang pinagkaiba ng salitang nang na NG at salitang nang na NANG. So, ang dalawang salitang ito ay isa sa maaring kinalilituhan ng ilan sa inyo. So, ngayong araw ay tatalakayin natin ang pinagkaiba ng paggamit ng dalawang salitang ito. Ngayon ay dumako muna tayo sa nang na NANG o yung tinatawag natin nang na mahaba. So sabi dito, ito ay ginagamit sa pag-uulit ng pandiwa. So ano nga ba ang pandiwa? So ang pandiwa ay mga salitang kilos o galaw. Halimbawa ay naglalakad, tumatakbo, naglalaba at iba pa. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng halimbawa ng paggamit ng nang na NANG na ginagamitan ng pag-uulit ng pandiwa. So nandito ang isang halimbawa. Talon ng talon ang mga bata. So mapapansin natin ano dyan yung pandiwa. So ang pandiwa ang ginamit natin dito ay ang talon at yon ay inulit. So ginagamit daw yung nang na NANG o yung nang na mahaba kapag inuulit ang pandiwa. So talon ng talon ang mga bata. Isa pang halimbawa ay lipad ng lipad ang mga kalapati. So yun. Makikita natin na ang pandiwang ginamit dito ay ang lipad. So kaya gumamit siya ng na NANG. Ikalawa, ginagamit din daw natin ang NANG o nang na mahaba kung ang mga sumusunod na salita ay pang-uri o adjective. Ano pag sinabing pang-uri? So ang mga pang-uri ay salitang naglalarawan. So ano yung mga salitang naglalarawan? Maganda, makisig, matikas at iba pa. So ngayon ay bigyan natin siya ng halimbawa. So sabi nga daw, ang nang na NANG ay ginagamit din kapag ito ay sinusundan ng pang-uri o yung adjective. So ito yung isang halimbawa. Ang lumakad ng matulin kung matinik ay malalim. So ayan, sa mapapansin niyo dito sa halimbawang ito, ang pang-uring ginamit dito ay ang matulin. Kaya gumamit tayo ng salitang nang na NANG. At ang ikalawang halimbawa, sumuko ng mahinahon ang mga pugante. So yun, pinakita dito na ang pang-uring ginamit ay ang mahinahon. Kaya gumamit tayo ng salita nang na NANG. Naunawaan po ba? So yun po yung pang-angkop na nang na NANG. Ginagamit din natin siya kapag sinusundan siya ng mga pang-uri o adjective. Yung isa kanina, ginagamit din siya kapag inuulit yung pandiwa. So isa pa, ginagamit din natin ang nang na mahaba na NANG kung gagamitin sa unahan ng pangungusap. Halimbawa, nang lumalim ang gabi ay nagsimula mag-uwian ang mga bisita. So kung mapapansin nyo, yung nang na NANG ay ginagamit sa unang salita sa isang pangungusap. So hindi natin pwedeng gamitin dito ang NG, yung nang na maikli. Halimbawa pa, nang umapaw ang tubig sa ilog ay nagsimulang lumikas ang mga residente. So mapapansin nyo na ginagamit din yung nang na NANG kapag sa unan ng isang pangungusap. Maliban doon, ginagamit din natin ang nang na mahaba na NANG bilang pinagsamang na at na. So paano ba yun? So ito yung halimbawa. Kung mapapansin natin doon sa unang halimbawa, aalis ka nang hindi nagpapaalam. At ang original dapat ay aalis ka na na hindi nagpapaalam. So ang ginawa, pinagsama sa pagsama ng nana ay nabuo ang salitang nang o ang ginagamit nating salitang nang na NANG. Imbes na aalis ka na
na hindi nagpapaalam, ang gagawin na natin ay aalis ka ng hindi nagpapaalam. Gawin mo na na hindi nagrereklamo. Gawin mo nang hindi nagrereklamo. Ang uniforme ay itiniklop na hindi pa pinaplansya. Ang uniforme ay itiniklop ng hindi pa pinaplansya. So makikita dito na ginagamit natin din ang nang na N-A-N-G kapag pinagsama ang dalawang salita na at na. So may apat po siya na pinaggagamitan. So yun nga, ito ang nang na N-A-N-G ay ginagamit kapag inuulit ang pandiwa. Halimbawa nga, lakad ng lakad si Ana. So gagamit tayo ng mahabang nang na N-A-N-G. Ito din ay ginagamit kapag sinusundan ng panguri. So yung panguri nga ay yung maganda, yun, maganda, mahinahon at iba pa. So ang isa pa, ginagamit din ito sa unahan ng pangungusap. At ang last ay ginagamit din ito sa pinagsamang na at na. Dumako naman tayo sa nang na NG o yung sinasabi nating nang na maikli. Ginagamit na pananda sa tuwirang layon. Nag-aaral siya ng leksyon. So ang tuwirang layon dito ay yung leksyon. Bumili siya ng pasalubong para sa kanyang mga anak. So bumili siya ng pasalubong para sa kanyang mga anak. So ang sinasabi ditong layon ay ang pasalubong na kung saan ay gumamit siya o gumamit ang pangusap ng ito ng maikling nang or NG. Next, ginagamit na pananda ng aktor o tagaganap. Ito yung isang focus ng pandiwa, di ba? Yung tagaganap. So, pinangaralan ng guro ang mga nahuling mag-aaral. So, alin dyan yung tagaganap? Yung guro. So, yung tagaganap ay siya yung tagakilos ng pandiwa. So, nandito, pinakita na ginamit natin yung maikling nang, which is yung nang na NG, kasi gumamit tayo ng aktor o tagaganap. Ibinaling ng bata ang kanyang atensyon sa leksyon. So, sino yung nagbaling ang bata? So, gumamit tayo dito ng nang na NG. Isa pa, ginagamit kapag nagsasaad ng pagmamay-ari. Halimbawa, ang proyekto ng pamahalaan na epektibo sa komunidad. Kaninong proyekto? Sa pamahalaan. So gumamit tayo ng nang na NG. And next, ang pagsabog ng bulkan ay nag-iwan ng mapapait na alaala sa mga ita. Okay, di ba? Yun, gumamit tayo ng kapag ito ay nagpapakita din ng pagmamay-ari. Pagkatapos natin dumako sa nang na NG at nang na NANG, dumako naman tayo sa pinagkaiba ng kung at kung. Kung na KUNG at kung na KONG. Magsimula tayo sa kung na KUNG. Ito ay ginagamit bilang pangatnig na panubali sa ugnayang pangungusap. Alin dito ang ugnayang pangungusap? Ito yung halimbawa, malulutas ang mga problema ng bayan kung tayo ay magkakaisa. So yung ugnayan na pangungusap dito yung malulutas ang mga problema ng bayan, tayo ay magkakaisa. Ibig sabihin, ginagamit natin yung kung kapag pinagsasama natin yung hugnayan. Di ba may mga hugnayan na hindi nakakapag-isa o yung mga hugnayan di nakapag-iisa. So yun, ibig sabihin, malulutas ang mga problema ng bayan kung tayo ay magkakaisa. Isa pang halimbawa, kung hindi ka nagtaas ng boses ay hindi kayo nag-away ng iyong kaibigan. Ibig sabihin, gumamit siya ng kung din dito. Kasi nga, hindi daw mag-aaway sila ng kaibigan niya kung hindi siya nagtaas ng boses. Dumako naman tayo sa kung na KONG. Sabi dito, ito ay galing sa panghalid na panaon ko at inangkupan ng NG. So halimbawa,
Gusto kong tulungan ka, ngunit kailangan mo munang tulungan ang iyong sarili. So yung pangalip dito yung kung, kaya siya ay dinugtungan lang ng NG, kaya ginamit siyang kung. Gusto kong tulungan ka, ngunit kailangan mo munang tulungan ng iyong sarili. Ang ikalawang halimbawa, maasahan sa mga gawain ang matalik kong kaibigan. So yun po yung pinagkaiba ng paggamit ng salitang kung na K-U-N-G at ang salitang kung na K-O-N-G. Ngayon, dumako naman tayo sa pinagkaiba ng may at mayroon. So dumako muna tayo sa wastong gamit ng may. So ginagamit daw ang may kapag sinusundan ng pangalan. So ano ba yung mga pangalan, di ba? Maaring pangalan pang tao, bagay, hayop, lugar o iba pa. So dito yung halimbawa, may pera ka ba? So dito sa isang sa halimbawang ito, ginamit natin yung may kasi sinusundan siya ng pangalan, which is yung pera, at yung pera ay bagay. Okay, next, lahat sila ay may regalong matatanggap. So ang pangalang pangalang sinusundan dito ay ang regalo. Kaya gumamit tayo ng may. Next, ito daw ay ginagamit kapag sinusundan ng pandiwa. So ano nga uli yung pandiwa? Ito ay yung salitang kilos o galaw. Okay, dito sa limbawa, may sasabihin ako sa'yo. So yung kaya ginamit natin yung may na salita kasi sinusundan siya ng pandiwang sasabihin. Next, may pupuntahan ako sa Sabado. So ginamit natin yung may kasi sinusundan siya ng pandiwang pupuntahan. Next, ito daw ay ginagamit kapag sinusundan ng pang-uri. Halimbawa, may mahalagang bagay kang dapat matuklasan. Mga pang-uri, ang pang-uring ginamit dito ay mahalagang bagay. So kaya gumamit tayo ng may. Next, may magandang anak si Mang Jose. So gumamit tayo ng may dahil ito ay sinusundan ng maganda, which is ito ay pandiwa. Okay, next. Kapag sinusundan ang panghalip na panao sa kaukulang paari. Halimbawa, bawat tao ay may kanya-kanyang problema sa buhay. So sinusundan siya ng panghalip pauri. Diba? Sinusundan siya ng kaukulang panghalip panao na pauri. So, kaya siya ay gumamit ng may. Next, masayang ipinagdiriwang ang pista roon sa may amin. Next, dumako naman tayo sa paggamit ng mayroon. Kapag may na ito ay ginagamit, kapag may na papasingit na kataga sa salitang sinusundan nito. Halimbawa, mayroon po kaming isusumbong sa inyo. Ikalawa, si Marvin ay mayroon ding magandang katangian tulad ni Jose. Next, ginagamit din ang mayroon sa panagot sa tanong. Halimbawa, ang tanong is, mayroon, may bagyo ba? So ang sagot ay mayroon. May takdang aralin ka ba? So ang sagot ay mayroon. Ginagamit ko nangangahulugan ng pagkamay kaya sa buhay. Halimbawa, hindi magandang magpanggap na mayroon sapagkat matutuklasan din sa bandang huli ang totoong kinatatayuan sa buhay. Ang mga Morales ay mayroon sa bayan ng Dolores. Dumako naman tayo sa salitang pahiran at pahirin. Alamin natin ang pinagkaiba ng dalawa. Dito muna tayo sa salitang pahirin. So ito ay nangangahulugan na pag-alis o pagpawi sa isang bagay, alisin ang bagay. Pagtanggal o pag-alis. So ito ang halimbawa. Pahirin mo ang iyong pawis sa noo. Hindi mo pwede sabihin pahiran mo ang iyong pawis sa noo. So mali yun. So ang dapat natin gamitin is pahirin dahil
ito'y nangangulugan ng pagtanggal o pag-alis. So, ibig sabihin dito sa unang halimbawa is pahirin ang iyong pawis sa noo. Ibig sabihin alisin ang pawis sa iyong noo. Next, pahirin mo ang iyong uling sa mukha. So tanggalin yung uling na nakalagay sa kanyang mukha. Next, dumako naman tayo sa pahiran. Ang pahiran ay nangangulugang paglalagay ng kaunting bagay at karaniwan ay sa bahaging katawan. So ito naman ay paglalagay. Kung ang pahirin ay pag-aalis o pagtatanggal, ang pahiran ay paglalagay. Halimbawa, pahiran mo ng Bix ang aking likod. So lalagyan mo ng Bix ang likod. Next, pinapahiran ng langis ng dalaga ang kanyang buhok. Yan, nilalagyan ng langis ng dalaga ang kanyang buhok. Next, doon ako naman tayo sa pinagkaiba-iba nito. Dito kayo kadalasang nalilito lalo na sa pagsulat ng mga sulatin or like sa naisay. Diba? Nalilito kayo sa paggamit kung ano ba ang dapat gamitin. Rin or din. Raw or daw. So ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba-iba nila ng paggamit. So dumako muna tayo sa katagang rin at raw. Ginagamit ang rin at raw kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. So ano ba yung patinig? A, E, I, O, U. So yun po yung ating mga patinig. At sa malapatinig na Y at W. Yun lang po. Gagamitin lang daw natin yung rin at raw kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig na A, E, I, O, O at sa malapatinig na Y at W. Halimbawa, tayo ay kasama rin sa mga inanyayahan. Tama ba? Okay, tama. Tama na gamitin natin ang katagang rin sapagkat ang kasama, which is yung naus sa unang salita o yung unang salita, ay nagtatapos sa patinig na A. Next, ikaw raw ang napipisil na mga hurado na kakatawan sa ating pamantasan. So tama na gamitin ang katagang raw kasi ang ikaw ay nagtatapos sa malapatinig na W. So tatandaan na ginagamit ang rin at raw kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig na A, E, E, O, U at sa malapatinig na Y at W. Next, ginagamit naman natin ang din at daw kapag ito ay sinusundan ng salita or sinusundan ng salitang nagtatapos sa katinig maliban sa Y at W. Kung nagtatapos daw sa katinig, yung katinig, di ba? Alisin natin yung A, E, I, O, O. Tapos yung mga matitira, B, K, yun yung mga katinig. Maliban lang daw sa W at Y kasi kino-consider silang malapatinig. So halimbawa, takot din siyang magsinungaling kagaya mo. So tama yung halimbawang ito. Sapagkat nagtatapos ang unang salita sa T, which is katinig, kaya gagamitin natin ang din. Hindi natin pwedeng gamitin ang rin dito kasi ang rin ay ginagamit lang kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig at sa malapatinig na K, na palamala patinig na Y at W. Masakit daw ang ulo ni Marlon kaya hindi siya nakapasok sa klase. So tamang gamitin ang daw dahil ang masakit, which is yung unang salita ay nagtatapos sa letrang T, which is yung ito ay katinig. Katinig na T. So gagamit tayo ng daw. Alamin naman natin ang pinagkaiba ng kung di sa kung di at kundi. Ang kung di na may apostrophe, kung di na apostrophe, ito ay kahulugan ng if not, ay ipinaikling kung hindi. Ang kung di naman na wala apostrophe na magkadugsong ay di dapat gamitin. Take note, hindi dapat gamitin yung kung ding ito kasi ito ay hindi tama. Walang salitang ganun. Ang kundi naman ay ang kolokyalismo ng kundi. So yung pagpapaikli, di ba? Meron tayo sa antas ng wika, which is dun sa
informal, makonsider siyang colloquialismong salita dahil pinaikli yung kung di. So, ginawang kung di. Ito ang halimbawa. Kung di ka sana mapagmataas, ay kaibigan mo pa rin si Luella. Walang makakapasok sa gusali kundi ang mga empleyado lamang. So, yun ang pinagkaiba ng kung di sa kundi. Okay. Ngayon naman ay alamin natin kung ano ang mga tamang sagot sa bawat pahayag na ito. Number one, hindi ka mabibigo, blank, magsisikap ka sa iyong pag-aaral. So, ang dapat natin gamitin dito ay ang salitang kung na K-U-N-G dahil ito ay yung hugnayan. Diba? Makikita dito na hindi magiging buo yung isang pangusap kung hindi siya magkasama at kaya ginagamitan siya ng katagang kung. K-U-N-G. Kaya siya ay hindi ka mabibigo kung magsisikap ka sa iyong pag-aaral. So, nandun yung sanhi at bunga. So, kung hindi ka mabibigo, so yun yung naging bunga kung magsisikap ka sa iyong pag-aaral. Yun yung sanhi. Next, blank, pinagkakaabalahan na naman ang aming kagawaran. Okay. So, ang ginamit dito ay may. Bakit? Kasi ito ay sinusundan ng panguring pinagkakaabalahan. So, ang dapat natin gamitin doon ay may, hindi mayroon. So, yun dapat ay may pinagkakaabalahan na naman ang aming kagawaran. Next, number three. Nagplano blank pataksil sina Judas at ang kanyang mga kaibigan. So, ang gagamitin natin dito ay nang na N-A-N-G. Bakit? Kasi ito ay sinusundan ng panguring pataksil. So, nagplano ng pataksil sina Judas at ang kanyang mga kaibigan. Next, number four, ako ay ikaw blank. So, anong dapat gamitin? Din or read? So, tama. Ang dapat natin gamitin ay rin sapagkat ang ikaw ay nagtatapos sa malapatinig na W. Next, number five, blank mo ang luha sa iyong pisngi. Okay, tama. Ang sagot dito ay pahirin mo ang luha sa iyong pisngi. Ibig sabihin, alisin mo o punasan mo yung luha sa iyong pisngi. Next, number six. Mayroon daw tayong pulong bukas. So, anong dapat isagot? Okay. Mayroon. So, ang dapat sagot ay mayroon daw tayong pulong bukas. Tama. So, ang tamang sagot doon ay mayroon. Next, number seven, lakad blank, lakad ang pulubi sa daan. So, tama. Ang sagot dapat ay nang na N-A-N-G o which yung mahabang nang. Dahil ito ay pinagkikitaan ng pandiwang inuulit, yung lakad. Lakad ng lakad. Next, number eight, nag-aral siya blank ballet sa Alemanya. So, okay, nang na NG. Nag-aral siya ng ballet sa Alemanya. Ito ay may tuwirang layon. So, ang gagamitin natin ay ang nang na NG. O maikli. Number nine, ang tipo, blank, lalaki ay maginoo. So mali natin gamitin ang kung na K-U-N-G, kaya ang gagamitin natin ay kung, K-O-N-G. Ang tipo kung lalaki ay maginoo. At last, number 10, ang Pilipinas ay isang bayang blank, magigiting. Okay, ang sagot ay, okay, nang na mahaba. N-A-N-G dahil ito ay sinusundan ng panguring magigiting. Okay, kaya siya, ang Pilipinas ay isang bayan ng magigiting. Yun lang po at maraming salamat po. Grade
9 students. Nawa po ay may natutunan kayo sa ating pinag-aralan ngayong araw na to at maitama nyo na yung pagkakamali nyo sa paggamit ng mga salita.